Yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Sabi nga nila e attract mo ang gusto mong maging. Kamusta ka na kabayan? Sana nasa maayos kang kalagayan. Naniniwala kami sa law of attraction. You attract what you want to be. You attract what you become. Paggising mo sa umaga, anong una mong ginagawa? Nagdarasal ka ba? Nagpapasalamat ka ba sa Diyos Ama sa panibagong araw sa buhay mo? Pinapalakas mo ba ang loob mo na mapagtatagumpayan mo ang mga hamon sa buhay mo? O baka naman paggising mo sa umaga, nakasimangot ka agad. Tinatamad bumangon, at sabay reklamo na trabaho na naman ulit. Paulit-ulit na lang ang takbo ng buhay mo. Hindi ka masaya na gumising ka, at pakiramdam mo pagod ka pa din. Alin ka dyan kabayan? You attract what you want to be. You attract what you become. Kaya naman paulit-ulit naming ipapayo ang maging positibo sa buhay. Dahil kung positibo ang pananaw mo sa buhay, maaliwalas ang iyong pag-iisip. Pag may problema, solusyon ang nakikita mo at hindi ka nagpo-focus sa problema. Sa iyong pananaw, lahat ng problema ay may solusyon. Pag positibo ka sa buhay, hindi ka magse-self-pity, yung bang naaawa ka sa sarili mo. Pag positibo ka sa buhay, nakikita mo ang sarili mo na maayos at makakaahon sa anumang pagsubok. Wala kang oras para mag-self-pity at malungkot, at ang oras mo ay nilalaan mo para mapabuti ang buhay mo, gaya ng pag-aaral, pagtatrabaho, paghahanap ng sideline, at iba pang paraan na makakabuti sa iyo. Pag positibo ka sa buhay, ang mga tao sa paligid mo ay nagiging positibo din ang pananaw sa buhay. Dahil naiimpluwensyahan mo sila maging mabuti at maayos. Di ba madaming magandang resulta ang pagiging positibo sa buhay? Malaking factor talaga ang pagiging positibo sa pagyaman ng tao. Bakit? Dahil nga kung positibo ka sa buhay, malawak ang iyong pangunawa, maayos ang iyong pananaw sa buhay. At syempre nahahanapan mo ng solusyon ang mga problema. Gaya ng problema sa buhay, dahil ang mga positibong tao, hindi hadlang sa kanila ang kahirapan sa buhay. Ito ay isang challenge para magpatuloy sa buhay. Gagawa sila ng paraan para makaahon. Mag-aaral ng mabuti para makatapos at makakuha ng magandang posisyon sa kumpanya. Sila ay maparaan, kahit hindi man nakatapos sa pag-aaral, wise sila, dahil madami silang mga racket para makaipon ng pera. Hindi hadlang na hindi sila nakapagtapos sa pag-aaral, dahil alam nila na may kakayahan sila makaahon sa buhay. Masipag sila. Maparaan. Wise. Yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Paulit-ulit mong sabihin yan sa sarili mo. Paggising mo sa umaga, pagtingin mo stress ka na, pagpagod ka na, o kaya naman bago ka matulog. Gawin mong pagpapatotoo ito sa iyong buhay. Gawin mo itong inspirasyon para patuloy kang lumaban sa buhay. You attract what you want to be. You attract what you become. Pero samahan mo ng pagpuporsigi, aksyon, at sipag. Samahan mo ng pagpaplano, pagtitipid, at pag-iipon. Samahan mo lagi ng dasal. At sigurado kami na, magiging ikaw ang gusto mong maging. Yayaman ako. Malusog ang aking katawan. Nasa maayos na kalagayan ang aking pamilya. Protektado kami sa sakit at kalamidad. Stable ang aking trabaho. Madami akong ipon. Masagana ang aming pamumuhay. Ang Diyos Ama ang aming laging gabay sa buhay, at hindi niya kami papabayaan. Ipahayag mo ang iyong nais, maging gabay mo ang Diyos Ama sa buhay mo. You attract what you want to be. You attract what you become. Dito sa The Wise Kabayan Channel, gusto namin na magbigay daan para makatulong sa ating mga kabayan na nais guminhawa ang buhay. Kami ay nagbibigay ng tips, inspirasyon at leksyon tungkol sa buhay, pera at negosyo. Kaya naman check mo lang ang aming YouTube channel at Facebook page na The Wise Kabayan.
For more tips para ma-inspire ka sa buhay, makaahon sa kahirapan at makapag-ipon. Mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. I-click mo na din ang like and share button kabayan para naman tumaas ang ating posisyon sa YouTube algorithm. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panonood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe.